Sa gitna ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Metro Manila, mga hindi nakasuot ng face mask, pinagsisita. Mga lungsod sa lalawigan ng Cebu, magkakaiba ang implementasyon kaugnay sa optional ng pag-face mask sa open areas sa probinsya. Tatlong araw bago ang inaugurasyon ni Vice President-elect Sara Duterte, San Pedro Square sa Davao City, binakura na. Isusuot ni Duterte sa panunumpa, silipin. Petisyong taas pasahe ng mga jeep at TNVS, re-resolbahin daw ng LTFRB bago matapos ang administrasyong Duterte. Ilang kongresista maghahain naman ng panukalang batas para suspendihin ang excise tax. Sa gitna ng puna sa hindi raw agad pagkakaaresto ng driver na sumagasa sa gwardiya sa Mandaluyong, PNP, dumepensa. Matapos ang ilang buwang pananahimik, Carla Abellana nagsalita na tungkol sa asawang si Tom Rodriguez. Live mula sa GMA Network Center, itong 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa gitna ng tumataas na kaso ng COVID-19, sinuyod ng ilang tauhan ng Quezon City LGU ang ilang pampublikong lugar sa lungsod. Yan ay parasitahin ang mga residente hindi sumusunod sa health protocol gaya ng pagsusuot ng face mask. Paalala ng Department of Interior and Local Government o DILG, hindi nagbagong polisiya, required ang pagsusuot ng face mask sa lahat ng pagkakataon. Kaya pinag-aaralan na raw posibleng legal na aksyon laban sa lalawigan ng Cebu dahil sa kanilang ordinansa para sa optional na pagsusuot ng face mask sa mga bukas na lugar. Nakatutok si Chino Gaston. Pinasok ng mga tauhan ng Quezon City Department of Public Order and Safety o DPOS ang NEPAC U-Mart para sitahin at pagmultahin ang mga lumalabag sa City Ordinance na mandatory na pagsusuot ng face mask sa mga pampublikong lugar. Ang babaeng ito, napaiyak na lang ng masita. ID na lang, kahit anong ID po. Depensa ng babae, katatapos lang niyang kumain kaya hindi pa siya nakamask noon. Imbis na pagmultahin, pinagsabihan na lang siya ng mga taga City Hall. Bago nito, nagpunta rin ang mga taga DPOS sa Mega Q-Mart, Araneta Center at 15th Avenue kung saan tinikitan din ang walang suot na face mask. Sa Murphy Market, ilang tindera naman ang natikitan. Sa ilalim ng Quezon City Ordinance 2957 na inilabas noong 2020, sa unang paglabag, 300 pesos ang multa. Sa second offense, 500 pesos ang multa. At sa third offense, 1,000 pesos na multa o kulong na di lampas sa isang buwan. Depende sa desisyon ng korte. Ayon sa Quezon City LGU, dapat mabayaran sa loob ng 5 araw ang tiket. Ang di magbabayad, maaaring makasuhan sa City Prosecutor's Office at magiging bahagi ito ng kanilang record kung halimbawang mag-apply para sa police clearance. Samantala, magulang o guardian naman ng bata ang mananagot sakaling menor de edad ang mahuling hindi naka-face mask. Sabi ng Quezon City DPOS, ang paninita ay bunga ng unti-unting pagtaas ng COVID cases sa lungsod. Sa pag-aaral ng GMA News Research, batay sa datos ng DOH, mula June 2 hanggang 8, 111 ang mga bagong kaso sa lungsod. Dumoble ito sa susunod na linggo, 228 na bagong kaso mula June 9 hanggang 15. Ayon sa DILG, hindi nagbabago ang national policy na nag-oobliga sa lahat na magsuot ng face mask sa mga pampublikong lugar, liban na lang kung ikaw ay kumakain o umiinom. Tumaas na yung tinatawag natin na reproduction rate, no? So hindi pa siya talaga tapos. At sa ayon sa ating mga medical experts and scientists, no, ang pag-i-implement ng minimum public health standards at saka ng vaccination ang pinaka-epektibo bakit mababa yung ating COVID cases compared to other countries. Muling babala naman ang DILG sa Cebu Province kung saan nagpasa ng ordinansa para gawing optional na lang ang pagsusuot ng face mask sa well-ventilated na lugar. We should seek all remedies at kung wala, we can also pursue legal action. We'll be giving the
Cebu Provincial Government, no, the governor and the councilors to amend, rectify, adjust their ordinance and EO to be consistent with the EO 151 and the guidelines in the implementation of the alert level system. Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Sa kabila ng posibleng pagdami ng malala at critical na kaso ng COVID-19, tiniyak ng samahan ng mga pribadong ospital na handa silang tumanggap ng mga pasyente. Magkakaproblema lang daw kung magkulang ang healthcare workers. May ilang pangaraw na hindi pa natatanggap ang kanilang one COVID allowance. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Pagdating ng Agosto, posible raw tumaas sa mga severe at critical na kaso ng COVID na mas mataas pa kaysa noong kasagsagan ng Delta variant ayon sa Department of Health. Magkakaroon po tayo ng pagtaas ng pagkakaospital pagdating ng mga August of this year. And this would be around 4,800 plus, which is much more. No? Nasa low risk pa naman daw ang healthcare utilization rate. Sa pag-aaral ng GMA News Research, sa data ng DOH, umakyat sa 1,890 ang mga naitalang bagong kaso sa bansa mula June 7 hanggang 13. Sa Metro Manila, halos dumoble na mula sa 95 na kaso noong June 7. So kahit na meron tayong nakikita ng pagtaas, no, hindi pa ito sapat para makita ito sa average daily attack rate of greater than 6. In fact, sa ngayon, less than 1 ang average daily attack rate. Ayon sa Private Hospitals Association of the Philippines, Inc. o PHAPI, nadagdagan ang mga ina-admit na COVID patients pero hindi raw ganoon karami. Siguro dahil karamihan sa mga nagpa-positive ay with mild and symptoms lang. So instead na magpa-admit, nag-self-quarantine na lang po sila. Handa naman daw ang mga pribadong ospital sa mga pasyenteng may COVID. Ang problema, kung magkulang ang healthcare workers. Up to a certain point siguro na talagang wala na kaming naibigay ng mga nurses, that's the only time na siguro tatanggip na lang kami at sasabihin namin na puno na ang aming mga hospitals. But then, yun naman po, nagsishift lang naman po yan from COVID areas or non-COVID areas. Isa pang problema ang hindi pa raw natatanggap na one COVID allowance o OCA ng ilang healthcare worker kahit na ilabas na ang 7.9 billion pesos na pondo para rito. Sabi nila may mga kakulangan din daw yung iba na mga documentary requirements, pero ang alam ko po na-submit na nila lahat. Ayon sa DOH, 5.5 billion pesos na ang nailabas na pondo mula January hanggang March para sa mahigit 207,000 healthcare workers sa mahigit 3,000 health facilities. May 180,000 pa raw na healthcare workers ang hindi pa nabibigyan. Karamihan nasa mga LGU at pribadong ospital. Ang part din sa difficulty in trying to disperse the funds towards the local government unit at saka sa private is yung liquidation report, kasi we also need a liquidation report coming from them in terms of how they were able to disperse of the funds given. Handa naman daw ang DOH na paigtingin ang koordinasyon sa mga pribadong ospital na wala pang OCA. Wala naman daw magiging problema kahit abutan ito ng pagpapalit ng administrasyon. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Tuloy-tuloy ang ikinakasang paghahanda sa inaugurasyon ni Vice President-elect Sara Duterte sa Linggo. Bukod sa seguridad, handa na rin ang isusuot ng 15th vice-presidente ng bansa. Yan ang tinutukan ni Marisol Abdurrahman. Nilagyan na ng railings ang paligid ng San Pedro Square sa Davao City, kung saan gaganapin ang inaugurasyon ni Vice President-elect Sara Duterte sa Linggo. Sa Sabado, tuluyan na itong isasara sa publiko. Habang alas 3 naman ang hapon bukas, ide-deploy ang mga pulis kasama ng iba pang security forces sa kabahaan ng San Pedro Square. Ayon sa hepe ng Davao City Police, gusto raw ng Vice President-elect na makita siya ng mga tao na manumpa sa pagkabise. Yung San Pedro, Bolton, 360 degrees yan, mama. Then may naka-in-place na mga LED TV para sa mga malalayo. She is visible in the four corners, ma'am, ng kalsada.
Simula naman 12:01 ang hating gabi kanina, ipinatupad ang gun ban sa lungsod na magtatagal hanggang June 21. Sa ngayon, ayon sa pulisya, wala pa naman daw reported na lumabag o nahuli. Wala naman daw natatanggap na banta ang Davao City Police. Gayunman, nananatili pa rin daw silang naka-alerto dahil na rin sa mga bomb threats sa mga kalapit na lugar. Noong nakaraang weekend pa nagpatupad ng border control. Samantala, handa na rin ang isusuot ng susunod na bisipresidente sa kanyang inaugurasyon, ang Filipiniana dress, gawa ng renowned Davao-based fashion designer na si Silverio Anglacer. Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Oras. Mahigit isang linggo bago ang inaugurasyon ni President-elect Bongbong Marcos, ibinunyag ni dating Senate President Juan Ponce Enrile na nakakuha siya ng impormasyon na may mga grupo na plano raw na hiyain at lumikha ng gusto. Hindi naman daw ito pinagsasawalang bahala ng Department of Interior and Local Government at ng National Defense. Nakatutok si Maris Umali. Sa isang Facebook post, ibinahagi ni dating Senador Juan Ponce Enrile ang nakuha niya mapagkakatiwalaan umanong impormasyon tungkol sa mga grupo umano sa Amerika at Pilipinas na nagpaplanong hiyain at lumikha ng gusot laban kay President-elect Bongbong Marcos. Hindi naglabas ng iba pang detalye si Enrile. Ibibigay daw niya ang nakuhang impormasyon sa mga kinauukulan ng bagong administrasyon sa tamang panahon. Ayon kay DILG Secretary Eduardo Anyo, wala pa raw silang impormasyon na tatanggap kaugnay sa intel na ito. Kapwa raw binavalidate pa ng Department of Interior and Local Government at ng Department of National Defense ang intelligence information naman ng ito ni dating Senador Enrile. Totoo man daw kasi o hindi, ay dapat pa rin hindi ipagwalang bahala, lalo't may potensyal daw itong magdulot ng kaguluhan sa bansa. The intelligence community is into it. And not only yung mga plan to embarrass, but also, you know, malaking event itong inauguration, maiipon dyan yung mga matataas na opisyalis ng ating bansa, both the outgoing president and the incoming president. So napaka laki ng preparation natin dyan. We'll make sure na walang threat groups at walang mga masasamang plano na magaganap sa araw ng inauguration. There are always threat to any administration kahit na papasok pa lang at bawang kapasok na. All out tayo dyan sa ngayon. In fact, hindi pa nga napoproclaim si BVM, may full complement na yung security niya na parang PSG, meron na siyang complete na yun. Mm-mm. Kasi nga, he's already the incoming president, so he was created to be one. Mm-hmm. Pati na rin si Henday Sara, mayroon na rin siya. Hinihinga namin ang reaksyon ng kampo ni President-elect Marcos, pati si incoming National Security Advisor Professor Clarita Carlos. Ang PNP sinabi ng ipagbabawal ang mga rally sa paligid ng mga venue ng inaugurasyon ni Marcos at Duterte. Hindi po sila definitely papayagan ang anumang rally sa malapit sa event, both in Davao City po at dito po sa National Museum. But dahil ginagalang po natin yung sinasabi ng pakapatan po ng ilang mamamayan na magpahayam ng kanilang mga saloobin, ay po pwede po silang mag-rally at magsagawa ng kanilang mga activities doon po sa mga designated freedom parks po ng Manila at Davao. Maris Umali, Nakatutok, 24 Oras. Nagpakalat ng mga tinatawag na mystery rider ang Interagency Council on Traffic o IAC sa ilang lugar sa Metro Manila para tiyaking hindi na babaliwala ang health protocol sa mga pampublikong sasakyan. Yan ang aking tinutukan. Sa umiiral ngayong Alert Level 1 sa Metro Manila, pwede ang 100% capacity sa mga pampublikong sasakyan. Pero dapat nakaupong lahat ng pasahero. Bawal tayo, bawal sabit. Bawal pa rin ang magtagal ng face mask, pati ang pagkain at pakikipag-usap sa telepono habang nasa pampubligo sasakyan. Pero sa totoong buhay, ganitong sitwasyon. Sa hirap ng pag-commute ngayon, hindi maiwasan ang mga ganitong tagpo tuwing rush hour na madalas na nating nakikita. Ang Interagency Council on Traffic o IAC nagbabala dahil ang katabi mo sa bus o jeep, baka mystery rider nila. Yung nagkukunwaring pasahero para masuri kung naipapatupad ang mga protocol kontra COVID sa mga pampublikong sasakyan. Kami po ay umaakyat dun sa bus, sinecheck po natin yung mga alituntunin na pinapatupad po natin dyan. Sa Commonwealth po, pag nakita po natin punuan na po yung nakasakay, yan po ay pinaparat, nauhuli po yung driver.
Napansin din mismo ng IAAC ang pagbaba ng bilang ng mga pumapasadang pampubliko sa sasakyan dahil sa pagtaas ng presyo ng krudo. Hindi naman daw nila mapipilit ang mga operator na ayaw pumasada, pero sana raw tuparin ang mga tsuper ang kanilang prangkisa at patuloy na magserbisyo sa mga pasahero. Isa sa mga pinalutang na mungkahi ng Octa Research ang pagbabawas ng kapasidad ng pampublikong transportasyon, pero marin itong tinanggihan ng mga business groups. Ang IAAC handa raw ipatupad ang anumang kautosang ilalabas ng pamahalaan. Patuloy ang pakiusap ng IAAC sa mga motoristang sumunod sa batas trapiko. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Horas. Mahigit kalahating milyong kabataang Pilipino ang maituturing na child laborer batay sa tala ng Philippine Statistics Authority. Lalo ring dumami ang mga batang biktima ng sexual na pang-aabuso online. Nakatutok si JP Soriano. Sa isang bahagi ng Divisoria, nakilala ng GMA News ang 27 taong gulang na kargador at delivery boy na si June. Buong araw ganito kabigat ang itinutulak niya at kailangang i-deliver sa iba't ibang tindahan. Ilan taong ka na nung nag-start magtrabaho? Mga 15 to 16 dyan. 15? Ano yung una mong trabaho? Sa manukan po. Sa manukan? Anong ginagawa mo doon? Papakain po ng manok. Okay. Tapos after nun? Ayun, dito na po sa Divisoria, naging boy, kargador po. Sa hirap ng buhay. Kaya kailangan kumayod din. Sa aming pag-iikot sa Divisoria, ilang bata ang aming namataan na nagbabanat ng buto. May ilang bata ring nagtitinda sa bangketa at nagbabalat ng mga sibuyas. Hindi na namin sila nakausap dahil hindi namin mahagilap ang kanilang magulang o guardian. Pero ipinaabot na namin sa DSWD ang aming nasaksihan. Sa ilalim ng RA 7610 o Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act, pwedeng magtrabaho ang mga bata edad 15 pababa kung magtatrabaho siya sa ilalim ng patnubay ng kanyang magulang o guardian at dapat ay nakakapasok pa rin siya sa eskwela. Papayagan din silang magtrabaho kung papayagan ng DOLE at makakapag-comply sa mga requirements. Sabi ng DOLE, batay sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority noong 2020, aabot na sa 597,000 o mahigit kalahating milyong Pilipinong kabataan ang maituturing na child laborers. Pinakamarami raw sa mga ito ay nasa Regions 10, 5, BARMM, Region 7 at 4A. Based on the data, mostly ng mga child laborers ang mga kalalakihan, ang mga batang lalaki. About 64% of them are in the agriculture sector. Bukod sa child laborers, sumipa rin daw ang kaso ng mga batang biktima ng online sexual abuse and exploitation of children. More than 200% dahil nga yung accessibility ng internet, so madali ang parang napaka-rapid nung kanyang pagtaas. Kahirapan na pinatindi pa ng pandemya ang dahilan ng child labor sa bansa. Kawala naman ang akses sa wastong edukasyon ang mas lalo pang nagpasadlak sa mga bata na maabuso. Sa ilalim ng iba't ibang batas ng Pilipinas, kailangang protektahan ng gobyerno ang mga kabataan mula sa anumang pang-aabuso at kapahamakan. JP Soriano, Nakatutok, 24 Horas. Panibagong kalbaryo para sa ilang sineserbisyuhan ng Maynila na apektado ng water interruption sa Southern Metro Manila. Hahaba pa kasi ang panahong putol-putol ang kanilang supply ng tubig. Nagbabalik si JP Soriano. Naghuhugas ng kanyang mga pinaglutuan si Senisa sa kanilang bahay sa Barangay Bayanan, Muntinlupa City. Nang malaman niyang extended hanggang katapusan ng Hunyo ang arawang water service interruption ng Maynila sa kanilang lugar. Yung 30 gusto, yeah. Ang hirap-hirap yung hirap po nang walang tubig, Diyos ko. Tapos continuous naman ang bayad. Noong June 2 pa sila apektado ng interruption, bunsod ng kakulangan sa produksyon ng tubig mula sa treatment facility dahil sa algal bloom o pagdami ng algae sa Laguna Lake. Hanggang June 15 lang ito dapat, pero humaba nang bigla raw tumaas sa mahigit 72,000 ang algae count. Mas mataas ang algae count, mas mahirap daw linisin ang tubig.
kailangan natin gawin to kasi kailangan pasado pa rin sa drinking quality standards yung output ng ating treatment plant. Ngayon, pila baldes sa mga refilling water station sa barangay. Minsan daw kasi may kulay pa ang tubig na lumalabas sa gripo, lalo na sa umaga. Dagdag pasanin sa mga residente dahil pati bentahan ng tubig magtataas. Ang 20 pesos kada galon ng purified water magiging 25 pesos na simula July 1 sa ilang water refilling stations. Sobra pong taas ng kuryente na dati is 10, 11, pagka summer 12. Pero ngayon po talagang napalo kami ng 20, 19. Ang gasolina na gamit ang kanilang motor pang deliver ng tubig, sumipa na rin ang presyo. Napipilita namang magsara o mag-half day ang ilang laundry shop dahil sa kakulangan ng tubig. Ang ilang residente kanya-kanya namang diskarte, mairaos lang ang araw na kulang na ang tubig. Nag-iimbak na ho kami, dram-dram. Tapos nga ho, yung ganon na yung ipinaliligo namin, gagawin na rin ho namin pambuhos ng CR. Humihingi ng pag-unawa ang Maynilad sa mga apektado nilang customers sa Muntinlupa, Paranaque at Las Piñas. Payo nila sa mga consumer, mag-ipon ng tubig sa mga panahong may supply pa. Patuloy naman daw ang pag-deploy nila ng mobile water tankers para maghatid ng malinis na tubig. Mayroon din daw silang stationary water tank sa ilang lugar. Samantala, makakatanggap naman ng water bill rebates ang mga sineserbisyohan ng Maynilad sa Muntinlupa, Las Piñas, Malabon, Valenzuela at Quezon City dahil sa tax rate na naipatupad ng Maynilad na hindi inaprubahan ng MWSS. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Naghain ng petisyon si LTFRB ang grupo ng mga operator ng bus para sa dagdag pasahe sa mga city at provincial bus sa gitna ng sunod-sunod na taas presyo sa petrolyo. Nakatutok si Joseph Moro. 4 pesos para sa unang 5 kilometro ng ordinary bus at 7 pesos para sa aircon bus. Yan ang hinihingi ng grupo ng mga operator ng mga city bus sa Metro Manila sa petisyon na inihain nila sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ang dating 11 pesos na pamasahe sa ordinaryong bus, gusto nilang gawing 15 pesos. Ang mga aircon bus, 20 pesos ang hinihingi mula sa kasalukuyang 13 pesos. Bukod pa yan sa hinihinging halos pisong dagdag sa kada kilometro sa biyahe ng ordinaryong bus at 1 peso and 20 centavos kada kilometro sa mga aircon. Ayon sa isa sa mga petitioner na samahang transport operators ng Pilipinas o STOP, nasasagad na sila sa halos walang prenong pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo. Pinapako na namin, we presume na makakarating tayo sa 100 per liter. Kasi hindi naman natin makontrol yan. Pre-assume na namin na kakayanin pa namin up to 100 dun sa rate na binigay namin. Ang mga provincial bus humihingi rin ng 6 pesos na dagdag sa unang 5 kilometro para sa ordinary bus at dagdag na 45 centavos sa kada kilometrong biyahe. 75 centavos naman kada kilometro ang gusto nilang idagdag para sa mga regular aircon, deluxe at super deluxe. 1 peso and 20 centavos naman ang gusto nilang taas para sa luxury aircon. Para mabawi at mabuhay lang, binawi lang namin yung taas ng diesel. Hindi namin binawi to earn a profit. Pagkatapos payagan ang mga jeep na magtaas ng piso sa kanilang pamasahe, hiling naman ang mga bus ngayon, mga provincial at mga city bus sa Metro Manila, sana sila rin. 2018 para sila huling pinayagan na magtaas ng pamasahe. Pero para sa mga commuter na nakausap namin, mabigat sa bulsa ang hiling na ito ng mga bus. Halos lahat na ng mga pampublikong sasakyan may mga petisyon na sa LTFRB para sa dagdag pasahe. 4 pesos hanggang 5 pesos ang hinihiling ng mga jeep. Ang ride-hailing taxi services naman lampas 20 pesos na dagdag sa sedan at lampas 30 pesos naman para sa premium ang hinihingi. Ayon kay LTFRB Executive Director Tina Cason, re-resolbahin nila ang mga petisyon ng mga jeep at TNVS bago matapos ang Duterte administration. It's really understandable, no, na magpa-file talaga sila ng ganito, and we do not know when will this end, ba? So it's really weighing heavily also on the board, but okay.
on the one hand also, tinitingnan din syempre ng board yung side naman ng commuters and the economy. May mga kongresista naman na maghahain ng panukalang batas para suspindihin ang excise tax para makabawas sa presyo ng produktong petrolyo. Si Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez gustong suspindihin ang nasa 6 na pisong excise tax kada litro ng diesel at gasolina sa ilalim ng train law. Gusto rin ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro tanggalin ang VAT. 27 pesos daw ang matatapyas sa average na presyo ng kada litro ng produktong petrolyo. Magpapatawag naman si Senate Committee on Energy Chairman Sherwin Gatchalian ng pagdinig para pag-aralan ang mga hakbang kung tatagal pa ang problema sa produktong petrolyo. Pero ang Department of Finance nagbabala laban sa pagsususpindi sa excise tax. Mababawasan daw kasi ng 105.9 billion pesos ang kita ng gobyerno. Pag-aaralan naman daw ng papasok na Administrasyong Marcos ang mga panukala. Ayon kay incoming National Economic and Development Authority o NEDA Director General Arsenio Balisacan, prioridad ang revenue ng pamahalaan. Napaka-challenge tayo sa revenue ngayon dahil una, mababa ang ekonomiya natin, hindi pa nakarecover. Pangalawa, mababa yung collection at saka na-reduce na rin yung mga sources ng revenue natin. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Sinagot ng PNP ang mga kumukwestiyon sa hindi nila pag-aresto sa may-ari at driver ng SUV na sumagasa sa isang gwardiya sa Mandaluyong. Ngiti nila, wala silang pinapanigan at sumusunod lamang sila sa legal na proseso. Nakatutok si Oscar Oida. Sumuko na at humingi ng tawad kahapon ng SUV driver na si Jose Antonio San Vicente. Sa nasagasaan niyang security guard na si Christian Floralde. Ang sabi ni Floralde, tuloy ang kaso. Eh paano po kung may susunod pa sa na biktima na katulad ko? Paano na lang po sila? Eh pasalamat nga po ako. Binigyan ang pagkakataon ng Panginoon Diyos na parang second life na rin po, sir. Pero may mga kumukwestiyon sa PNP kung bakit hindi pa raw na-aresto si San Vicente. Gaya umano ng ginagawa sa mga pangkaraniwang motoristang nasasangkot sa mga aksidente. Sabi ni Senate President Tito Soto, kung nagnakaw ng bayabas ang mahirap, kulong agad. Tanong niya, ano raw ba ang nangyari sa ating bansa? Sagot ng PNP, wala pong existing warrant of arrest para po sa kanya. At naisampan na po natin yung kaso at ito pong kaso po niya ay hindi na po papasok doon sa mga instances wherein we could effect a warrantless arrest. Wala na po sa poder ng PNP yung magiging disposition po nitong ating respondent. Dahil lumipas na raw ang halos 2 linggo mula nang mangyari ang insidente, hindi na maituturing na continuing crime ito para arestuin si San Vicente nang sumuko siya kahapon kay PNP OIC Police Lieutenant General Vicente Danao. Wala po tayong pinapaboran, maging mayaman ka at maging mahirap. Tumakbo po itong si Mr. Anton Vicente at nag-conduct nga po tayo ng manhunt operation pero lumagpas nga po. Pinuno rin ng ilan ang tila pagmamano o mano ng ina ni San Vicente kay Danao. Pero giit ng PNP, hindi kilala ni PNP OIC Danao ang pamilya. Customary sir sa Pilipino na kapag may nakakatanda sa atin ay nagmamano po tayo as a sign of respect. So I cannot speak on behalf of our OIC kung ano po yung tumatakbo sa kanyang isipan kung bakit siya po ay nagmano doon. May emisaryo o tagapamagitan daw na ginamit ang tatay ng biktima para makausap si Danao kaugnay ng kanyang pagsuko. Ayon sa isang abogadong nakausap namin, dapat ay may warrant of arrest mula sa husgado bago mang aresto. May 3 pagkakataon lang daw kung kailan pwede ang warrantless arrest o pag-aresto ng isang tao nang walang arrest warrant. Una ay kung in flagrante delicto o kung nakita sa akto ng mismong arresting officer nang gawin habang ginagawa o gagawin pa lang ang krimen. Pangalawa ay sa hot pursuit. At pangatlo ay kung ang aarestuin ay pugante o takas mula sa kulungan. Bagay na hindi na raw uubra ng lumutang si San Vicente. Pero sa isang banda naman,
protection din kasi sa atin yun, mayaman or mahirap, kailangan talaga mayroong warrant of arrest as a general rule. Mas lalong magiging problematic, Oscar, kung wala tayong mga limitations na ganyan, na nire-require ang warrant of arrest. At saka, linilimit lamang yung warrantless arrest doon sa three instances na nabanggit ko kanina. Mas lalo tayong delikado to abuses. Nakuha naman na raw ng LTO ang lisensya ni San Vicente. Makarang isurrender nito kahapon sa Mandaluyong Police. Since June 13 po, nung Lunes, invalid na po yung license niya. Then pag nag-drive po siya ng sasakyan, maaari po yung ang sasakyan na dinamaneho po niya ay ma-impound din po yun. Bukas ang nakatakdang preliminary investigation ng Office of the City Prosecutor ng Mandaluyong. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! Exclusive! Dalawang sangkot umano sa carnapping. Arestado sa hiwalay na operasyon. Presyo ng liyempo sa ilang palengke, mahigit 400 piso na kada kilo. Bakit kaya? At ang cast ng kauna-unahang Wattpad series na gagawin ng adaptation ng Kapuso Network. Makikilala nyo na sa pagbabalik yan ng 24 Oras. Hi, surprise guest! Hello. Surprise guest, ikaw ba ay into politics din? Isa ka bang artista, singer, vlogger? Surprise guest, ikaw ba ay isang artista? Pwede. Politiko? No. Athlete? Yes! Surprise guest, is that you, Kylene? Yes! Wow, tumama ako, yay! Bye-bye. Igan, grabe ka! Congratulations on your new program! Ate V! Hello, this is Nelson Canlas. Nabibitin ba kayo sa chikahan natin sa mga celebrities sa 24 Oras? Well, we heard you. Meron ang Updated with Nelson Canlas, the first ever showbiz podcast of GMA News and Public Affairs. Dito, mas mahaba, mas malalim, at mas candid ang chikahan natin with celebrities. New episodes drop every Friday. Stay updated. Huwag pahuhuli sa chika. See beyond borders, see beyond race, and truly see the earth as a living organism. Gentle ascent into the edge of space, where you spend time looking at our Earth, and then it's a gentle ride back down to the surface of the Earth.
Wuhan. Medyo weird sa akin yung lasa. Pero at the end of the day, na-appreciate ko na kung paano siya kainin. So, ayun. Ngayon, gusto ko na yung mami. Ang napansin ko po sa desserts nila ay hindi po masyadong matatamis compare sa Filipino na desserts. Tiklo sa magkahiwalay na operasyon ang dalawang lalaking sangkot umano sa carnapping. Tunghayan sa pagtutok ni John Consulta exclusive. Pagkatapos ng maiksing habulan, inabutan din ng mga tauhan ng HPG ang kanilang target sa Bulacan. Agad kinusasa ng wanted na si Michael Habala na kasama sa mga most wanted ng HPG NCR. May warrant of arrest si Habala dahil sa kasong carnapping. Ito pong si Penguin ay na-involved din po sa mga illegal drug trade, no, noong 2018. No. Ang pinaka-modus po nito ni Penguin na kung tawagin natin ay stolen while parked. No. Pag na-park na po yung mga motor na walang bantay, bigla po itong sasalisi. Kami ko po yun, sir. Tapos na po yun. Yung kaso ko po sa drugs po. Pero ngayon, nagbabagong buhay na po ako, eh hindi ko lang po alam kasi wala po talaga akong ka-idea-idea na may ganung kaso pa po pala ako. Police operational procedure yan. Pwede mo naman takpan yan. Pwede mo naman takpan mo na lang. Sa iwalay na operasyon, hindi na nakapalag ang suspect na si Carl Angelo Lopez Ruiz. Wanted siya sa reklamong carnapping din matapos niyang tangayin umalo ang nirenta ang SUV at isinanla sa Pampanga. Ang hindi po niya pagkakaalam, may naka-install po pala ang GPS ito. Na-recover po ito, no? Kaya lang ang problema po, medyo may mga kulang-kulang na parte na yung sasakyan, no? Kaya napilitan po itong mga may-ari ng sasakyan na filean ng carnapping itong si Mr. Ruiz. Tumangi magbigay ng pahayag si Ruiz. John Consulta, nakatutok 24 oras.
Chika Minute na po mga kapuso at ang maghahatid ng latest sa showbiz happenings ngayong Webes ng gabi. Ang award-winning actress, performer at mainstay ng All Out Sundays at ang sparkle sweetheart na si Kylene Alcantara. Kylene? Thank you so much, Ms. Mel, and good evening, mga kapuso. The long wait is over dahil mapapanood na ang action series na Lolong simula July 4. Ang lead star nitong si Ruru Madrid, excited na ikunento ang kanilang mga pinagdaanan para mapaganda ang seri na dapat daw abangan. Yan ang chika ni Lars Santiago. Hindi na halos makapaghintay si Ruru Madrid para maipakita ang ganda at ang laki ng action serya niyang Lolong, na talaga namang pinaghusay nila ang paggawa. This coming July 4 na po, Tito Lar. Grabe, bilis ang panahon. Kailan lang pinopromote ko yung Lolong, way back 2019. Tinatry namin kung kailan ba mag-shoot. Kailan lang, sinushoot lang namin ito. And then ngayon, ipapalabas na siya. Sobrang natutuwa si Ruru na ang dalawang ipinalabas na plug para sa Lolong ay nag-trending. Pabulok ang buhay sa tumahan. Ngayong gabi, mapapanood naman ang bagong launch plug ng series. Kaya lalong excited si Ruru. Sobrang nakakatuwa na may mga tao nakakapansin nung bagay na pinaghirapan po namin o itong proyekto na pinaghirapan namin. Nagpunta pa sa National Museum si Ruru para makita ng malapitan ang tunay na hitsura ng higanteng buwayang si Lolong. Nakita ko na po yung katawan ni Lolong, yung buto niya na nandun. Nakakakilabot eh. Kasi siyempre, ito yung rason kung bakit kami may programa na ganito. Diba? Parang ito yung parang naging basihan po namin para po dun sa magiging itsura ni Dakila. Inabot man ang dalawang taon ang paggawa ni Naruru ng kanilang serye. Pero masasabi raw niyang sulit ang tagal nito dahil sa ganda ng kinalabasan. Finally, makikita niyo na po kung ano po yung pinaghirapan namin. Ginawa namin ito para mas pagandahin ang programa na maihahandog po namin sa mga manonood. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. Ang ulat panahon ni GMA resident meteorologist Nathaniel Mangtani Cruz. Mga kapuso, namataan kaninang hapon ng isang sun halo at yan ay dyan sa may Pampanga. Makapapansin nyo po yung tila isang ring o yung halo na nakapalibot niya sa araw. Nagkakaroon ng sun halo, mga kapuso, kapag ang sikat ng araw ay tumatama sa cirrus cloud. Yan po yung mga matataas at maninipis na ulap. At dahil gawa sa ice crystals, itong mga cirrus clouds, nagre-reflect po yung sikat ng araw, kaya nabubuo yung halo. Hindi katulad ng pangkaraniwang ulap na gawa sa water vapor. Pero kung bakit hindi nakita yan dito sa Metro Manila, ay dahil may thunderstorms po tayo kanina, kaya natakpan tayo ng cumulonimbus cloud. Samantala, alam nyo ba na mas mababa sa normal yung dami ng ulang bumuo sa bansa sa unang kalahati ng buwan ng Hunyo? Base sa datos ng PAGASA, below normal o mas mababa sa pangkaraniwang tinatanggap na ulan ang bumuo sa halos buong bansa o yung nakikita nyong kulay dilaw. Yan po yung below normal. Pero napakababa naman ang natanggap na ulan, pangkaraniwan sa northern at central Luzon, yan yung kulay pula, pati sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula at maging dyan sa Mesok Sargent. Mga kapuso, ha, walang masyadong ulan sa bansa dahil hindi pa po tayo nagkakaroon ng bagyo mula noong Mayo sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan at hindi rin umaabot sa bansa yung hanging habagat o southwest monsoon na nagpapaulan dapat lalo na sa May Luzon. At ang dahilan, yung ridge ng high pressure area na parang bako na nagbabawal na pumasok muna itong southwest monsoon. Sa ngayon, Intertropical Convergence Zone o ITZZ ang umiiral naman at nakakapagpaulan dito sa May Southern Mindanao. Sa latest rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ang Visayas at Mindanao. Pero yan, bukas ang hapon at mga kapuso, ha, may mga heavy to intense rains kaya maging handa pa rin po yung mga taga Mindanao sa posibleng pagbaha o yung paguho ng lupa. Sa Luzon, halos wala tayong ulan sa umaga. Makikita nyo, walang kakulay-kulay. Pero pagdating ng hapon,
may mga thunderstorms na lalong-lalo dito sa Northern Luzon, Central Luzon, maging dyan sa may Maropa. May chance rin po ng thunderstorms dito sa Metro Manila, pero yan, late afternoon, makikita nyo dyan sa may Camanava area. At pagdating ng gabi, posibleng dyan sa may Paranaque, Las Piñas at Muntinlupa. Kaya yung mga lalabas ng bahay, huwag kalimutan yung payong. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Tutuka, sandamakmak na carrots mula Ifugao, itinapon dahil daw sa oversupply. Carla Abellana nagsalita na tungkol sa mga isyong kinakaharap nila ng mister na si Tom Rodriguez. Sa pagbabalik po yan ng 24 oras. Are COVID-19 vaccines safe? What is climate change? Because information is crucial, we're giving you all the facts that you need. Anong mga lugar sa Pilipinas ang COVID-free? Introducing Need to Know, a weekly explainer series from GMA News and Public Affairs. Here's what you need to know. Here's what you need to know. Here's what you need to know. Watch Need to Know, available on GMA News Facebook page and our YouTube channel. Looking for news and latest information? Yung pala almost more than a minute na pala o hindi humihingi. Watch GMA News and Public Affairs, Stand for Truth. The digital newscast where you can find the biggest stories of the week. Binabaril kami talaga pag nasalaot kami. So kami, ano ang laban namin doon? Dalawang ranger po namin na pinagpuputokan po ng baril. In-depth documentaries on issues, special reports, and analysis on local and global affairs. Mukhang hindi naman seryoso si Presidente na terminate yung MBFA. Na wala tayong asahan sa Western Pharmaceuticals kasi nabili na yun eh. That matter for every Filipino. Gusto na lang daw po niyang umuwi na doon na lang daw po siya mamatay sa Pilipinas. Empowered by young producers and innovative mobile journalists. Catch us at GMA News and Public Affairs TikTok, Facebook, and YouTube channels. Stand with us, stand for truth. Se coloca, se acopla a sus piernas, a su tronco, a su cuerpo y sustituye a esos músculos. Con lo cual, el niño intenta moverse, el exoesqueleto detecta esa intención y le aporta la fuerza que al niño le falta para caminar.
Magkakaiba ang posisyon ng mga lokal na pamahalaan sa Cebu. Kung susundin ba o hindi ang provincial ordinance kaugnay sa optional na pagsusuot ng face mask sa mga bukas na lugar. Nakatutok si Luan May Rondina ng GMA Regional TV, Balitang Bisda. Para raw nakahinga ng maluwag ang mga trabahador ng dive shop na ito sa Lapu-Lapu City matapos gawin ng ordinansa sa lalawigan ng Cebu ang optional na pagsusuot ng face mask sa open area. Ayon sa mga nagtatrabaho sa dive shops, dahil sa klase ng kanilang trabaho, pahirapan ang pagsusuot ng face mask. Para na ako, ma'am, okay kay na ma'am, kanang nga na optional kay sama na mong nasdagat niya. Di man pwede, basa po na mong mask inikuan. May magtatao, dasay suhod ng bulsa. Nami, mas kadagatan, good. Nya gawas lag namin sa daplin kay okay ra siya namo nya mo dive shop mag na magud diving usa pud ana nga kami ini pagsuod mig mas mabasa lugos na namo kay ginhawa noon. Nakatakdang pulungin ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ang health team upang talakayin ang optional na paggamit ng face mask. Suportado ng mayor ang ordinansa ng probinsya. We are waiting for the order possible. Manang if my team will decide, no? For me, I am in favor. Sa Talisay City naman, sabi ni Mayor Samsam Gulyas, susundin nila ang executive order ni Cebu Governor Gwen Garcia na nakapaloob din sa ordinansa ng lalawigan. Napapanahon na umano na bigyan ng pagkakataon ang publiko na makapagdesisyon para sa kanilang sarili matapos ang mahigit sa 2 taon mula nang magsimula ang pandemya. From how I see things, Gwen and DILG are at barbs sa situation. Pero kami diri sa City of Talisay, we've been into 2 years here in the pandemic. I think people know what to do. I think people know what to do as far as learning on how to live with this virus. Pero tumangging magbigay ng komento ang hepe ng Talisay City Police nang tanungin namin tungkol sa issue. Pero sa highly urbanized city ng Mandaue, sabi ng pulisya, patuloy na ipapatupad ang pagsusuot ng face mask sa lungsod alinsunod sa kanilang city ordinance. Ang city ordinance ang sinusunod at susundin ng kapulisan ng nasabing syudad maliban lang kung babaguhin ang city ordinance. Aminado ang hepe na may ilan na hindi sinusuot ng tama ang face mask, subalit hindi nila ito hinuhuli. Katugay pong previous na instruction nila sa ilang instruction sa IATF, Morga pa Amazon doon kay wala man pong magpagawas ang atong mayor o mga bagong mando. Hindi naman ipapatupad ang optional wearing of face mask sa lungsod ng Cebu. Walang panghuhuling gagawin sa mga violator. Ito ang ipinag-utos ni Cebu City Mayor Mike Rama sa kapulisan. Ayon kay Rama, dahil sa dami ng tao sa syudad, hindi umano pwedeng ipatupad ang optional wearing ng face mask. I have said that, why should we be apprehending? We must be educating. The word here is educating. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, ako si Luan Merondina, nakatutok 24 oras. Mahigit 400 piso na po ang kada kilo ng liyempo sa ilang palengke sa Metro Manila. Bukod sa mahal na petrolyo, may iba pa raw dahilan ng taas presyo. Yan ang tinutukan ni Bernadette Reyes. Sa Malabon Public Market ngayong araw, 420 hanggang 430 pesos kada kilo ang bentahan ng liyempo. Ang kasim, 380 pesos naman ang kilo. Mahirap maghanap ng sariwa kasi yung buhay. Ayon sa Department of Agriculture, nasa 350 pesos kada kilo ang prevailing price ng kasim. 390 pesos naman ang liyempo. Pero may mga palengke ng mas mataas dito ang presyohan base sa kanilang monitoring. Kung magtataas po sila siguro ng mga 10-15 pesos, wala po kaming choice kundi magtaas din. Kasi syempre po, nagbabayad kami ng pwesto, nagbabayad po kami ng tao. Dahil sa mataas na presyo ng karneng baboy, may mga mamimili na pinipili ang mas murang parte ng baboy. Ang maskara tulad nito, 300 pesos kada kilo. Ang ribs naman at pata, 340 pesos kada kilo. Ayon sa Bureau of Animal Industry, isa sa dahilan ng mataas na presyo ng karneng baboy ang pagmahal ng feeds. Yun karamihan ng mga critical feed ingredient natin kagaya ng soya, kagaya ng fish meal, kagaya ng yung corn ay nanggagaling po sa labas. So yung pong logistics of bringing these products in, of course, merong yung pagbabago. May epekto rin daw ang patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo.
doon sa fuel cost, magdadagdag yan, ma'am, definitely ng operational overhead doon sa ating mga local producers. Kasi, syempre, yung pag-transport ng mga hayop. Pero sa kabila nito, bahagyang bumaba na raw ang farm gate price ng baboy dahil unti-unti na raw nadaragdagan ang supply. Yung current farm gate price ng baboy mababa pa to 200-205, dapat may pagbaba pa nga yung costing. Kasi ma'am, yung ating mga local farmers, yung ating mga producers, ay nag-start na silang mag-repopulate, ano? Nag-expand na sila ng production. 370 hanggang 390 pesos lang ang tamang bentahan ng liyempo ngayon ayon sa National Federation of Hog Farmers. 330 hanggang 350 pesos naman sa kasim. We are trying to as much as possible na stabilize yung price. Last year, marami pong mga farm, meron na pong nag-umpisa, nag-alaga ulit at nagkaroon ng repopulation. So I think after a year, harvest time na po yan. Although hindi pa po ito bumabalik dun sa pre-ASF time na 2019, but at least there are certain percentage na nag-i-increase na po yung domestic produce. Samantala, ang manok naman pumalo na sa 230 pesos ang kilo sa Zamboanga City Public Market. 200 pesos lang dapat ang kada kilo base sa price monitoring ng Agriculture Department. Pero posible pa umanong lalo itong tumaas dahil ayon sa Zamboanga City Poultry Raisers Association, limitado ang supply sa mga pamilihan. Hindi na rin daw nagpapadala ng supply ang Sulu, Basilan, Tawi-Tawi at Zamboanga del Norte. Medyo tumaas talaga yung presyo ng manok, no? Napapansin natin, meron tag 200, 220, 230. And I think this will continuously will go up, no? For the reason nga is kulang yung supply ng manok. So wala masyadong nagpaparating ng manok from other regions, no? That's why kulang yung manok. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 oras. Abangan cast ng bagong kakikiligang TV adaptation ng GMA sa hit Wattpad story na Love Is Caught in His Arms. Makikilala nyo na! Tuloy-tuloy ang pagtutok dito lang sa 24 oras. Always stay updated with the latest news in the country and around the world through GMA News and Public Affairs Facebook and YouTube news feeds anytime, anywhere. Dahil wagi ang may alam. Hi, surprise guest. Long. Surprise guest, ikaw ba ay into politics din? Isa ka bang artista, singer, vlogger? Surprise guest, ikaw ba ay isang artista? Pwede. Politiko? No. Athlete? Yes. Surprise guest, is that you, Kylene? Yes. Wow, tumama ako, yay! High five. Igan, grabe ka! Congratulations on your new program! Ate V!
There is, and especially during COVID period, we really felt that. I think things have still not got back to pre-COVID. I don't think they ever will. Nakakatulong po yung pagsasaranggola ko kasi natutustusan ko po yung pangangailangan ng aking pamilya. Kahit naman po maulan, nagagawa pa rin po ako ng saranggola sa pang susunod na season. Bay, ako natutuwa at gawa ng ngayon ay pinagkikitaan ng aking anak ang kanyang paggagawa ng saranggola. Sa paggawa po at saka sa pagpapalipad ng saranggola, ang maganda po doon ay nakakawala po ng pagod lalo na kapag nakita mong yung saranggola mo ay lumilipad sa isang talang lang at lumilipad ng maganda. Mahilig pa rin sa saranggola ngayon ay pagpatuloy nyo dahil isang magandang libangan yan at ano at nakakaiwas tayo sa mga bisyo. Kahit mahigit 20 dekada lang may batas para sa modernisasyon ng agrikultura, marami pa rin daw problema ang kinakaharap ang pagpapatupad nito. Sa gitna nito, sa basurahan na lang napupunta ang ani ng ilang magsasaka dahil sa sobra-sobrang supply. Yan ang tinutukan ni Ian Cruz. Imbes sa merkado, sa tapunan ng gulay humantong ang isang truck na ito ng bagong aning carrots ng magsasakang si Jake Guyon Bulintao sa Tinok, Ifugao. Dinala niya raw ito sa trading center sa La Trinidad, Benguet. Pero dahil sa oversupply nitong araw ng kalayaan, kahit ibinagsak na sa 13 pesos per kilo ang carrots, wala pa rin bumili. Kaya mula Benguet, dagdag gastos muli ang magsasaka dahil kailangang ibalik sa Ifugao ang mga carrot at doon na itinapon. Maging ang mga kapitbahay niya, nagtapon na rin anya ng mga inaning kamatis dahil sa napakababang presyo sa trading area. Ganito raw ang nagiging problema sa sektor ng agrikultura
na hindi pa rin namo-modernize ayon sa Philippine Institute for Development Studies. Bagamat 1987 pa may batas ukol sa modernisasyon ng agriculture and fisheries sector, marami pa rin hinaharap na problema para ito maisakatuparan. Progress has been made but not really modernized according to those objectives. And in fact, with business as usual, if we have been conducting our strategies and programs and actions as the next 25 years, as in the first 25 years, no, they will not see it being modernized even in the short to medium term, say, within this incoming administration. Mismo Undersecretary ng Department of Agriculture na si Rodolfo Vicera, sinabing nananatiling mahirap ang marami sa 11 milyong magsasaka dahil hanggang ayuda lamang daw ang naibibigay sa kanila. Maliit na porsyento lamang daw na magsasaka at mangingisda ang nakatanggap nito. Kaya hindi raw maitaas ang productivity at income ng mga magsasaka. How come until this point in time, when you look at the statistics, the farmers and the fishers are always the poorest of the poor, always at the bottom of the income ladder. So in effect, parang sinasabi natin, despite decades of assistance, despite all of these favorite programs of the DA, parang nandoon pa rin yung kalagayan ng ating mga magsasaka ng isda sa bottom. And what we have been also saying from the DA side is that napakaliit kasi ng budget eh. If we compare ourselves to our neighboring countries in the ASEAN. Sabi ni Vicera, ang Vietnam at Thailand, nasa 5-6% ng budget ang inilalaan sa agrikultura, kaya lumalago ng husto ang sektor dahil sa matinding suporta ng gobyerno. Nitong 2022 budget, pang-7 ang pinagsamang budget ng DA at National Irrigation Administration sa may pinakamataas na pondo sa bansa na umaabot sa 102 billion pesos. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Magandang gabi mga kapuso! Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Umalma ang mga indigenous rights group sa sinagawang swimwear competition ng isang international male beauty pageant. Maliro kasi ang paggamit ng mga kalahok sa tradisyonal na kasuotan ng mga igurot. Bilang bahagi ng kanilang pre-pageant activities, swimwear competition ng isang Philippine-based international male beauty pageant, rumampa ang mga contestants mula sa mahigit 20 bansa. Suot ang tradisyonal na kasuotan ng mga igurot, ang bahag. We wanted to showcase Cordillera. This is actually first in pageantry na magsusuot ng bahag yung mga contestants. Hindi lang siya basta sinuot. It entails knowledge. Pero may ilang indigenous rights group ang nagbahayag ng kanilang pagkadismaya. That's a very good platform sana karoon ng controversy dahil doon sa pag-fold ng bahag. Kuya Kim, ano ba ang sinisimbolo ng bahag sa ating kultura? Kuya Kim, ano na? Ang bahag ay tradisyonal na lower garment sa maraming rehiyon ng Pilipinas noong unang panahon. Pero ang pinakasikat sa pagsusot ng bahag, ang mga kalalakihan ng Cordillera. That represents the indigenous people. Eh. You can really identify that this represents a certain tribe. Sa ngayon, kakaunti na lamang ang nagsusuot ng bahag araw-araw. Pero nagsusuot pa rin sila pagka special occasions tulad ng piyesta, graduation o kaya kasal. Ang bahag, may wastong paraan ng paghahanda at pagsusuot nito. Dapat pumabang laylayan nito. Hindi po dapat nakaganon o nakaganyan. Siya kasi ang nagtatakip dito sa private part natin. Kaya dapat ganyan po. Likod naman po, style kung saan comfortable yung gagamit. Meron kaming clearance from NCIP na pwede namin gamitin ang different bahags. Before we stage this event, kumuha tayo ng consultant natin endorsed by Department of Tourism. Na-educate na kami kung paano ang tamang pagsuot. Meron akong sinulat na libro na kasama doon yung tamang pagsuot ng aming mga kasuotan in our contemporary time, yung mai-involve. Binigyan ko siya ng kopya.
nagsusumamo po ako sa inyong lahat. We apologize. It's a continuous learning and culture is dynamic. Magkakaroon kami ng live discourse so they can raise all their questions on the right platform. They explain naman nila yung side nila. Willing din naman yung mga organizers natin na magkaroon ng isang forum with the elders. Doon nila mapagdidesisyonan. What would be the appropriate sanctions? Makita man na meron talagang paglabag doon sa pagsusuot ng bahag na yan. Sa ating mga katutubong kasuotan, hindi lang ang ating kultura ang nakahabi sa bawat hibla. Nakatahi rin sa bawat disenyo ang pagkakakilanlan na nagsusuot nito. Ang disenyong makikita sa mga bahag ng mga igurot, nagpapahiwatig din kung saan tribo sila kabilang. Gaya ng mga taga-buntok, kung saan ang kanilang mga hinabing tela may disenyong geometric shapes na mga nakikita nila sa kanilang paligid, gaya ng tao, butiki, bundok, ulan, at bulaklak. Pagkalamig dito sa Cordillera, magkasarap. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, ito'y comment lang. Hashtag Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 horas. Muling maghahatid ang Kapuso Network ng kilig at good vibes sa abangang adaptation ng ilang hit na Wattpad stories. Una na riyan ang Love is Caught in His Arms, ang magbibigay buhay sa mga karakter kilalanin sa chika ni Aubrey Carampel. Another milestone para sa GMA Network ang partnership with Wattpad Webtoon Studios na publishing arm ng mga sikat na comics at novels online. At ang kauna-unahang Wattpad series na gagawa ng adaptation ng inyong Kapuso Network, ang hit Wattpad novel na Love Is Caught in His Arms na may 55 million views lang naman at isinulat ng author na si Vontre Canard. Ang mga magbibigay buhay sa kwento, ang Sparkle Sweethearts na sina Allen Ansay at Sofia Pablo na agad raw binasa ang book version ng novel. Bibigyang buhay ni Sofia si Florence at si Allen naman ang gaganap bilang si Niro Ferrell ng F5. Medyo matured nga po siya compared sa kung ano kami ni Allen in real life. Kumbaga, yung feelings is very deeper compared din kay Fonzie and Lenlen or kay Gavin and Raya. Talagang magkaiba po. Naku naman dito yung masungit, di ba? Yung pa-fall, ganon. Ako naman yung pa-fall. Ikaw yung maldito. Oo, maldito. Kaya talaga ngayon pa lang, talagang excited na ako, pinag-aaralan ko na kung paano maging masungit. Makakasama ni na Allen at Sofia ang Sparkada Boys na kukumpleto sa magpipinsang Ferrell. Kasama riyan si Raheel Biria, Vince Maristella, Michael Sager at Sean Lucas. Bukod sa kanila, kasama rin sa cast ang Sparkada Girls na si Caitlin Stave, Jessica Fausto and Tanya Ramos. Hindi lang fresh faces ng Kapuso ang mapapanood dahil kasama rin sa series ang ilang batikang aktor sa industriya. Samantala, very light lang daw ang show na sinimulan na ang taping sa City of Pines, Baguio City. At tiyak na magpapakilig at maghahatid daw ng good vibes sa mga Kapuso soon on GMA Network. Siyempre ako po, very happy po kasi ikaw ba naman kasama mo yung crush mo lagi sa trabaho? Easy! Madaling-madali po. Kagaya nga po yung libro, talagang yung vibes ng show is magiging masaya ka lang habang nanonood. And then yung pag habang nanonood ka, tapos tapos na po yung episode for the day, ha? Yun na yun! Opo. Yung ganun pong type na mabibitin ka talaga. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Carla Abellana, nagsalita na tungkol sa gusto at sa relasyon nila ng asawang si Tom Rodriguez. Sa pagbabalik yan ng 24 oras. Talagang bata pa lang, pag sinasabi ko, hindi ko kaya yan, kaya mo yan, lahat kaya mo. So, yan tuloy, tinry ko lahat. I've been in business for 9 years now. I actually started business when I was 18, when I was in college.
my allowance wasn't enough for my food, my gas, and everything that I needed. So I had to think of something to have more money. I knew how to do basic graphic design. So I designed notebooks and phone cases in college and I sold it online. So that's my first business. After a year, I earned my first 7-digit income with my bulk orders from my clients. I bought a printer. I thought to myself, maybe I can use this printer for something else. And I made wall murals. So hindi na lang notebooks yung design ko, kwarto na. So from kwarto, may mga client na nagtatanong, kaya mo rin ba mag-design ng restaurant? Sama mo na rin yung chairs and tables. My dad's an architect. So he helped me with his workers to build projects in Metro Manila. I envisioned how I wanted spaces to be and I hired an architect and interior designer to put it together in a 3D model and then we would bring it to life. So that's how Madhouse Design Studio came to be. We were able to build 50 plus projects. Over 4 years, napagod ako. I want business that even though I don't go to the customer will come to me. What if I make a restaurant that is a cafe for all, for families to gather together, for the single moms to work, for the kids to play. That's why I use my skills in design again to design a restaurant with different areas. So I have a play area, a dining area, a gaming lounge, a study area. My family and friends were very, very supportive, especially my dad. Every stage of the business, I was growing as a person, learning different trades while handling people, while handling finance, while handling myself in emotional aspect. Just go after it. Don't wait for a sign kung kailan dapat mag-start. The time you'll start is today. But don't be reckless too. Try to find what you're good at and expand from there. Saan ka ngayon? Kakatapos lang po sa lock-in taping ng lolong. Ayan. Ah, okay. Kaya nasa kotse po ako and talagang gustong-gusto kong mag-guest dito. Diba? Isang karangalan po. Thank you po sa pag-invite sa akin. Uy, nako, thank you. At pinagbigyan mo kami, ha? Kahit alam namin busy ka at marami kang pinagkakabalahan ngayon. Alam namin busy ka. Baka may biglang kumatok dyan sa bintana mo. Si Paul ay nasa... Ayun na nga. Ito, nandito sila Ara, sila Ruru, nandiyan dyan sa labas. Ah! Okay. Oy, kasi medyo nag-iiyakan pa kami, Miss Pia, kasi after ilan years or months in the making kami talaga and sobrang natutuwa kami na finally natapos na and lahat ng hard work na put namin dito sa show na to. So sana po abangan nila yun. Mid-2020, pinag-uusapan na ang lolong. Kailan ba kayo talaga nag-umpisa ng taping? Actually, wala po talaga ako sa show na ito. Then, nung nag-adjust sila onti sa story, konting adjustments din sa mga artista, nasali po ako nung year 2021, first quarter ng 2021. And sobrang ano po sa akin, talagang this, parang feeling ko deserve ko rin yung role na to, kumbaga right time din sa akin. So, sobrang happy po ako na naging part po ako ng show na ito. Wow, pwede mo bang ikwento sa amin kung anong role mo dyan? Or surprise pa lahat? Ayun, okay. Hindi sang-ayon si NTFL Cox spokesperson Lorraine Badoy sa pahayag ni outgoing Justice Secretary Menardo Guevara na naglalagay sa panganib ang ilang tao dahil sa public red tagging. Ayon kay Undersecretary Badoy, ginagawa lang daw nila ang kanilang tungkulin na tukuyin ang mga miyembro ng CPP, NPA, NDF. Ang naglalagay raw sa kapahamakan sa publiko ay ang matagal na anyang pagbabaliwala ng gobyerno sa tungkulin nitong tukuyin ang mga kasapi sa grupo kahit kilala na nila kung sino ang mga ito. Ikinalulungkot din daw nila na ang isa mismong Justice Secretary ay tila hindi nakakaalam na may Supreme Court ruling na nagsasabing walang banta sa buhay, kalayaan at seguridad kung ang isang individual ay tinukoy na miyembro ng CPP, NPA, NDF.
Gayunman, sang-ayon na daw sila sa sinabi ni Guevara na hindi dapat tukuying miyembro ng naturang grupo ang mga tao kung walang sapat na ebidensya. Ganito rin ang sinabi ng tagapagsalita ng Legal Affairs ng NTF-LCCC at alinsunod daw sa kanilang mandato. Sisikapin daw nilang tuldukan ang local communist armed conflict para matamo ang kapayapaan. Hinihinga pa namin ang reaksyon si Guevara kaugnay nito. Dismayado si Senadora Laila De Lima sa desisyon ni Justice Secretary Menardo Guevara na ipagpatuloy ang paglilitis sa mga kasong nakahain laban sa kanya. Sa isang pahayag, tinawag ni De Lima na safe at nonchalant gesture ang pagsang-ayon ni Guevara sa posisyon ng DOJ Panel of Prosecutors na ituloy ang mga kaso sa kabila ng sinasabi ng mga testigo na pamimilit sa kanila. Anya, walang saysayang ginawang review sa mga kaso niya. Duda raw siya kung binasa man lang ni Guevara ang pagbawi ng pahayag ni Rafael Ragos kung saan sinabi niyang pawang gawa-gawang kasinungalingan ang kanyang testimonya na ipinagpilitan daw sa kanya ni Noy Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Dati na itong itinanggi ni Aguirre. Sabi rin ni De Lima, malinaw daw na hanggang sa dulo, paninindigan ni Guevara ang anyay mga kasinungalingan at gawa-gawang ebidensya ng Administrasyong Duterte para hindi magalit ang kanyang boss. Nihingan pa namin ng reaksyon dito si Guevara. Labing isang individual ang idineklarang bilang mga terorista ng Anti-Terrorism Council, kabilang ang dating chief negotiator ng National Democratic Front at Central Committee member ng Communist Party of the Philippines ngayong si Luis Halandoni. Isinama rin sa listahan ang limang iba pang kasamahan umano niya sa CPP, na sina Simon o Simon Augsan Sr., Maria Luisa Porcray, Maria Gigi Ascanio Tenebroso, Walter Alipio de Asi Servito, at isang kinilala lamang bilang Afresha. Idineklararing terorista ang mga sub-leader ng Abu Sayyaf Group at kabilang sa Daula Islamia na sina Basaron Arok, Elam Sajirin, Majid Said, Mura Asgali Kayawan at Tawakkal Bayali. Nakitaan umano ng paglabag sa Anti-Terrorism Act gaya ng pakikisangkot sa terorismo at pag-recruit sa mga teroristang grupo ang mga nasabing individual. Base daw yan sa verified at validated umanong impormasyong nakalap ng National Intelligence Committee na isinumite sa ATC. Naghandog ng isang sorpresa ang close-in staff ni Pangulong Rodrigo Duterte bago siya bumaba sa pwesto sa June 30. Nagliwanag ang kalangitan sa 100 drone na pinalipad sa palasyo kagabi. Ang Pangulo masayang nanood sa kanyang tirahan sa bahay pagbabago. Bukod sa salitang salamat PRRD, lumitaw din sa himpapawid ang imahe ng Pangulo. Nagpaabot din sila ng pagbati na Happy Father's Day. Paraan daw ito ng close-in staff ni Pangulong Duterte para pasalamatan siya sa kanyang serbisyo at panunungkulan sa bayan. Binasag na ni Carla Abellana ang kanyang katahimikan at sumagot siya sa komento ng ilang netizen tungkol sa isyu nilang mag-asawa na si Tom Rodriguez. Yan ang tinutukan ni Aubrey Carampel. Matapos ang matagal ng pananahimik tungkol sa kanyang personal na buhay, binasag ni Kapuso actress Carla Abellana ang kanyang katahimikan nang sagutin ang komento ng isang netizen sa YouTube na tila pumupuna sa pag-react niya sa mga negatibong komento tungkol sa mister na si Tom Rodriguez at paghingi raw ng tulong ni Carla sa social media. Hindi pa malinaw ang tunay na estado ng relasyon ng Kapuso couple, pero ilang buwan nang usap-usapan ang mga post nila ni Tom na patama umano sa isa't isa. Sa reply ni Carla sa comment, sinabi niyang ang taong lubos na nasaktan ay mahirap pigilang hindi ilabas ang galit. Sabi pa ni Carla, binastos, pinagtaksilan, pinagsinungalingan, ginamit, pinahiya at pinagmukhang tanga raw siya. Kung hanggang dyan lang daw sana ay makakabangon siya balang araw. Pero para raw gawan pa siya at kanyang pamilya ng mas maraming kasamaan at kataksilan, sobra-sobra na raw na sakit at pagdurog sa kanyang puso at pagkatao. Wala rin daw siyang ginawang masama sa mister na si Tom, kundi
tunay na pagmamahal, respeto, pag-aalaga, pag-unawa, pagtitiis, pagpapatawad, pasensya, pagtiwala, pag-aasikaso at pagprotekta lang. 7 taon daw siyang bawal magalit, magtampo, masaktan, mabigo, malungkot, madismaya. Makakatikim daw siya kahit subukan daw niyang ipaliwanag sa mister na nasasaktan siya nito at hindi tama ang mga ginagawa nito sa kanya. 7 taon niya raw inipon lahat ng yan dahil gustuhin man niyang ilabas ay natatakot siya. Hindi binanggit ni Carla ang totoong lagay ni Tom, pero sinabi niyang ilang beses niya itong hinikayat na magpatingin, magpagamot at magpagaling. Kung ano raw ang nakikita, naririnig at nababasa online ng publiko ay kakarampot lang ng mga bagay na nangyayari kapag wala na sila sa harap ng kamera. Panghuli, iginiit ng aktres na hindi siya masamang tao. Sinubukan naming kunin ang panig ng kampo ng aktor na si Tom Rodriguez, pero no comment ang sagot ng kanyang abogado. Aubrey Carampel, updated Showbiz Happenings. Abangan din po ngayong gabi ang pinakabagong trailer ng Lolong dito sa GMA Network. That's My Chica this Thursday night. Sa ngalan po ni Miss Iya Arellano, ako po si Kaylina Alcantara. Miss Mel, Sir Ivan. Salamat sa'yo, Kaylin. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tianco. Ako po si Ivan Mayrina, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.